Nandito po tayo ngayon sa Poblacion, Glan. At bakit ako ay naka-gloves? Ay, lumabas ang isa kong daliri. May butas! Sandali lang po. Tayo ay papalit ng gloves. Ate, anong pangalan ng store mo, ate? At iba-vlog natin. Nikos, ma'am. Ano po? Pastilan, kainan. Pastilan, Nikos, Pastil, kainan. Ayan, teka, tingnan natin ha. Saan ba yon? Saan ba to? Ayan. Teka, ito sa likod ko ang munisipyo ng Glan. Tapos dito, ayan, ito, paano ko ba to babalik sa'yo? Mag-itlog pa? Ewan ko, ano sa tingin mo? Dapat bang kumain ng itlog? Yan ang ito, ang tawag dito, pastil. Ito ay basically kanin na niluto sa or binalot sa dahon ng saging. At syempre, dapat may kasamang maanghang na talong salad ba ang tawag dyan? And nag-order din kami ng gulay para medyo, kunwari daw, healthy. So, ewan ko kung nakita nyo yan lahat. Hindi talaga kompleto ang iyong experience sa pagkain ng pastil kung hindi ka nakakamay. Ayan. So, wala na pong butas. At tayo'y mag-a-attack na. Sige, sandali pa. Hindi ko kasi alam paano baliktarin itong aking view. Pag naka-video na ka din, ano magbaliktad? Ganun ba? Okay, sige. Hindi ko kasi masyado naintindihan ang mechanics ng aking camera. Pero hayaan nyo po. Papakita po natin to. Ganyan, ano? So, siguro gaganyanin ko na lang. Maanghang ito ho, maanghang. Kaya konti lang. Ako. Ako ba eh mag-iitlog? Hindi. Ah, paano ba? Oh, sige. Oo. Yan. Sige ako dyan. Paano? O, diba? Sige lang. I-edit lang natin yan mamaya. Ayan. Okay. Ayan. O. Kakain ba ako ng itlog? Hindi na? Ayan na lang. Sige nga. So, ganito po. Ganito ang tamang pagkain ng pastil. May gloves. Kasi galing ka sa labas. At saka kinakamay. Oh. Masarap na. Pero maalat-alat. Ah, ano ba yun? Ah! Ano yung talong? Yung talong, meron siyang crunchy na parang roasted garlic. So, very, malasa. Possible, hindi po naglalagay ng pork sa pastil. Very popular food po ito sa mga students and those on budget, kahit hindi nagba-budget. Masarap kasi talaga siya. Kasi malasahan niyo po yung lasa ng saging. Ng dahon ng saging. Mabango. Kumot sa Bisaya. Mabango siya. Ngayon. Hindi ako madalas kumain ito, pero pag mga ganitong panahon, nasa probinsya ka, nasa ano mo kami ngayon? Nasa market day ng Glan Poblacion. Naghanap po kami ng makainan kaysa mag-restaurant. Ito, al fresco, sa labas, at kamay pa. So, sino ba naman hindi ka na? Parang gusto ko mag-cook, pero bawal eh. Bawal sa akin. Malay ma! Ito ba? Mag-cook na? Sige. Ate,
I don't always meron. At iinan na. Kasi, nagko-control talaga ako. Pag nakita ito ng aking doktor, papagalitan ako. Dok, friends pa naman tayo sa FB. O 6 minutes, ma-upload pa ba natin yan? Oo. Sa FB. Then, naamoy 12 ounces. Tagpila. Isa. Ate, ang sarap ng talong. So, pag nasa Glan, Poblacion Glan po kayo, pumunta po kayo kay Nico's Pastil Kainan. Oh, okay lang ate, Pepsi. Si Nico's Pastil Kainan ay nasa kanto po ng, anong street ito ate? Magpakilala, magpakita ko kayo sa aking vlog para makilala ko kayo ng buong mundo. Ayan po. Hey. Ayan po si ate. Ano pong pangalan nila? Rizelle Sati. O, si ate Rizelle. Masarap po ang kanyang pastil. Walang biro. Lalo na yung kanyang salad. Kasi parang may roasted garlic ate, no? Oo, ang sarap. Ang sarap po. Tapos tama lang yung pagkaanghang. Kaya pag nasa Glan, Poblacion Glan po kayo, dito po kayo kumain ng pastil. Akbang sa munisipyo. Akbang sa munisipyo. Harapan plaza. Ng munisipyo. Sa plaza. Oo. Barangay. Ha? Barangay Hall. Ha? Kailin sa 7-Eleven. O. Ito pa. Ito pa ha. Ang pagkain ng pastil, talagang dapat nakataas ang paa. Sige na. Okay lang yan. Ayan. Yan. Ganyan. Hindi satisfying kung hindi nakataas ang paa. Kaya si Merle, ayan, nakataas ang paa. Okay? Dapat ganon. At yan, dagdag ko yung sa kapastil. O, see? Ganado siya kasi nakataas ang kanyang paa. Kaka yung bato. Mas masarap ang kain pag nakataas yung isang paa. Yes. Ganon. Di ba ugaliin ng Pilipino? Ibig sabihin talagang relax ka, hindi ka nagmamadali. Yan na po ang problema kasi natin ngayon sa buhay. Kaya nyo yon. May customer po kami sa aming stall, pero mag-e-enjoy pa rin po kami ng aming lunch kasi minsan lang po kami mag-ganito. Lagi po kami busy. No? Nagnanakaw lang po ng oras. Pero ganito po kasi ang maganda sa buhay ngayon. No? Napakabilis ng buhay. Para kahit pagkain natin, parati tayo nagmamadali. Diba? Eh, hindi dapat. Dapat kasi, dinadigest or ano bang digest sa Tagalog? Ninunguya ng maayos yung pagkain para ho hindi mahirapan yung digestive system natin. But anyway, ate, pwede ho kami magdagdag ng ito. Hello? Opo. Kasi malakas po ang kain ngayon ni Merle. Ay, yan. Masarap po talaga ang talong. Wala po siyang karne. Tuna. Mataas din sa uric acid. Bawal din yung sakit. Pero, Doc, kung nakikinig ka at nanonood ka ngayon, promise Doc, healthy eating na ako. Ang ganda, sa talong ni Ate Rosel, hindi siya yung over na parang lata. Okay pa siya. Buo-buo pa siya. So, maganda yung texture. Base nga, ma'am. Okay na naman yung lata na talong, pero mas maganda kasi yung nakikita mo na buo-buo. Ako pa ay magse-second serving. Parang ayoko marami, pero parang mapaparami ang kanin ko. Pero ayoko kasi magkumain ng maraming kanin. Karon lang man. Kahit na. One of a kind experience, no? Na ang plato po natin, pakita ko po sa inyo. Dahon. Dahon. Ang ginagawa po dito sa dahon para malinis, syempre, hinugasan. After pong hugasan ay iniinit ng kaunti, di ba? Either sa stove or sa uling. Punasan. Punasan, tapos iniinit ng kaunti para ma-disinfect. Oo. Pero malasahan mo yung ano ng saging actually. Malasahan mo siya. At ang sarap, ano bang experience yun? Yung ano ng saging. Basta parang mabango. Ang bango. Oo, ang bango.
Para namang ngayon na ako nakakain ito ng saging ano. Pero kasi, ngayon na ako nag-vlog. Enjoy ko kasi yung ganito. Siyempre, masarap yung kumain sa first class restaurant, yung mga sosyal-sosyal na food. Pero, iba po kasi yung experience ng, ano, magpangatlo ka pa. Iba po yung experience na ganito. Na nandito ka lang sa isang maliit na karinderya. Malinis naman po yung karinderya ni Ate Rosel. Ubusin natin to tomorrow. Ayan. Nag-ano na. Ewan ko kung narinig nyo. Siya ay nag-burp na sa sobrang busog. Ako, natutuwa ako sa gulay. Kasi meaning ko po, this past few days, hindi masyado ako nakakain ng gulay. Sir, wanan ko ka pamatari. Hmm? Okay naman siya doon. Mmm. Okay. Sobs. Busin mo kasi sayang. Ano lang kay Ima? Ulay ka nyo. Ha? Ito. Iulam natin sa ano. Iulam natin sa ulay. Mmm. Diba? Ang talong talaga, ginagawa siya maalat. Diba? Para mag-complement siya doon sa kanin, sa pastil, na almost walang lasa. Kasi hindi naman fried yung rice. Ano lang, tawag ko yun. Steamed. Mm. So, ganyan po ang pagkain ng pastil na al fresco. So, walang dumi ang mga kamay kasi naka-gloves na. Kaya maraming salamat sa Nico's Pastil Kainan dahil nabusog po kami. Ayan! Oo, ayan. Sa susunod, ibang experience na naman po ang aking i-share sa inyo. See you around!